Naalala nyo pa ba ang iconic dunk na ito ni Vince Carter, mga idol? Nang talunan niya ang 7'2 center na si Frederick Weis at ang pag-posterize niya noon sa best blocker na si Dikembe Mutombo. Parang may spring talaga ang mga paan ito, mga idol, dahil sa taas ng kanyang talon. Well, masasabi nga natin na isa siya sa mga best dunker ng NBA. Well, ito, mga idol, kay Kobe na mismo nang galing, mga idol, kung sino ang best dunker sa NBA. Vince. I would say Vince. I got you. Yeah, you know, the way Vince dunks the ball, you know, the way that he's dunked the ball when he was in a dunk contest was unbelievable. Kung usapang dunker ay siguradong nasa listahan itong si Vince Carter, siya lang naman ang bumago at nag-evolve sa mga freestyle dunk sa NBA. Kaya sa video natin ngayon, mga idol, ay ating pag-uusapan ng kanyang kwentong basketball ng isa sa best dunker ng NBA na si Vince Carter. Kaya diretso na tayo, mga idol. 1998 nang madrap ang 6'6 shooting guard and small forward na si Vince Carter sa NBA. Siya ay 5th overall pick na pinili noon ng Golden State Warriors. Ngunit rinade ito kaagad kapalit ng kanyang teammate at kaibigan noong college na si Antoine Jameson na 4th overall pick naman. Kaya napunta ito sa koponan ng Toronto Raptors. Athleticism at high flyer ang taglay na agimat nitong si Vince Carter, mga idol. Kaya sa kanyang rookie season ay nagpakitang gilas ito kaagad. Nag-average siya noon ng 18.3 points, 5.7 rebounds at 3 assists per game. Kaya naman nakuha niya noon ang NBA Rookie of the Year Award. Next season lang, mga idol, ang kanyang pangalawang season ay nakasama na kagad ito sa NBA All-Star Game. From year 2000 hanggang 2007, 8 consecutive year, mga idol, ay hindi nawala sa All-Star Game itong si Vince Carter. At sa kanyang unang appearance sa All-Star Game ay sumali din siya kagad sa NBA Slam Dunk Contest. Dito mas lumabas kung gaano kahusay sa mga freestyle dunk itong si Vince Carter, mga idol. Sa slam dunk contest ng ito ay maraming napatayo, natulala at napanganga sa mga pinaggagawa nitong si Carter. Eh dahil sa husay din naman kasi talaga niyang dunker, mga idol, kaya walang duda, mga idol, dahil siya ang tinanghal noon na NBA slam dunk champion. May 11, 2001 sa kanilang second round ng playoffs versus Philadelphia 76ers. Game 3 nang maitala naman niya ang kanyang playoff career high points nang pumuntos ito ng 50 points with 6 rebounds and 7 assists. Kaya hindi lang mahusay na dunker ito, mga idol, dahil lehitimong scorer din ng koponan. Well, na-break naman niya ang kanyang career high points noong December 23, 2005 versus Miami Heat. Siya ay nasa koponan na noon ng New Jersey Nets, ngunit hindi nga lang niya ito na-break sa playoff game, mga idol, kundi na-break niya ito sa regular season nang pumuntos siya sa laro nilang yon ng 51 points with 4 assists and 8 rebounds. 2000 Olympics sa Sydney, Australia nang maganap ang kanyang iconic dunks kay Frederick Weis. Ginawa niyang bata ang 7'2 center ng France, mga idol. April 1, 2014 nang ipinahiyaan niya din ang best blocker noon na si Dikembe Mutombo. Walang kaabog-abog, mga idol, ang pag-posterize niya dito, mga idol. Well, yan ang mga iilan sa mga patunay, mga idol, kaya nasabi din ni Kobe na itong si Vince Carter nga ang best dunker noon sa NBA. Ngunit sa kabila ng mga ito, mga idol, ay bigo itong si Vince Carter na makaranas ng kampiyonato sa kanyang napakahabang karera sa NBA. Actually, mga idol, si Vince Carter ang may hawak ng record for longest played season in NBA history dahil naglaro ito ng 22 seasons sa kanyang karera. Siya ay naglaro ng 6 na season sa Toronto Raptors, 5 season sa New Jersey Nets, 1 season sa Orlando Magic at Phoenix Suns, 3 season naman sa Dallas Mavericks, 3 rin sa Memphis Grizzlies, 1 taon sa Sacramento Kings at ang huling kupunan niya nga ay sa Atlanta Hawks na naglaro pa ng 2 seasons. June 25, 2020 nang opisyal na nga magretiro ito sa NBA. Well, kayo, mga idol, sangayon ba kayo na si Vince Carter ang best dunker sa NBA? Well, i-comment mo na yan sa ating comment section sa baba para malaman namin.